bulat. Kirain ang giniling ng hotdog. Ito ang mga ingredients na gagamitin namin: bell pepper, sibuyas, bawang, carrots, hotdog. Ito naman yung pasta na gagamitin namin: paminta, giniling na baboy, asin, asukal, Del Monte Filipino style tomato sauce, UFC banana ketchup, magic sarap. Napakasimple ng mga ingredients, kaya naman ipe-prepare muna namin ang mga ingredients. Maglalagay muna kami ng mantika at paiinitin muna namin ito. Mainit na ang mantika, una namin ilalagay ang bawang, sibuyas, bell pepper, igisa ito ng 30 seconds. Naigisa na namin ito ng 30 seconds, ngayon may ilalagay namin ang giniling na baboy. Lalagyan din namin ito ng paminta, asin, at haluin. At igisa ito ng mga 1 minute hanggang 2 minutes. O pwedeng gawin na rin natin itong 3 minutes. Kaya muna natin itong ganito. Naigisa na namin ng 3 minutes. Ngayon naman hahaluin muna namin ito. At maglalagay kami ng cheese. So hindi namin naipakita yung cheese kanina sa ingredients. So ganito yung gagawin namin. Pagkalagay ng cheese, haluin ito. Ayan, depende na sa inyo kung maglalagay kayo ng cheese. Pero kami, naglagay kami ng cheese ngayon para mas maging malasa. Lalagay na din namin ng hotdog at haluin. Lalagyan na din namin ng carrots. Ayan. Sa carrots, pwedeng gadgarin nyo rin. Haluin. At igigisa pa namin ito ng mga 5 minutes. Hanggang sa maluto ang hotdog at saka carrots. Ngayon naman, hahaluin namin ito. Dahil naigisa namin ito ng mga 5 minutes. At luto na din ang hotdog, pati ang carrots. Ngayon naman, maglalagay na kami ng ketchup. Ngayon naman, tomato sauce. Haluin. Maglalagay kami ng tubig. Dito na din kami naglagay sa ketchup. Haluin ito ulit. Ngayon naman, maglalagay kami ng paminta. So, magdadagdag kami ng paminta dito at maglalagay na rin kami ng magic sarap. Haluin. Pakuluan at saka luto na din ito. Maglalagay na din kami ng 1 teaspoon ng asukal. Pwede na yung 1 teaspoon kasi matamis na naman yung banana ketchup. Pero syempre, lasahan nyo pa din para sigurado. So kung medyo kung sumobra ang tamis, magdagdag na lang kayo ng tubig. Ayan, pakuluan at saka luto na. Ngayon naman, lulutuin natin ang pasta. Ngayon naman, pasta naman ang lulutuin namin. Gagamit kami dito ng kaldero at pinuno namin ito ng tubig.
Pakukuluin muna namin ito. Habang pinakukuluan namin ito, maglalagay na kami ng mantika at saka asin. So ang purpose ng mantika at saka asin, ang mantika is para hindi magdikit-dikit ang pasta, at ang asin naman is para kung yung ano niyo, yung pasta niyo hanggang bukas hindi mapapanis, no. So ayan, hayaan muna natin na medyo kumulo bago natin ilagay ang pasta. Kumukulo na, ngayon naman ilalagay na namin ang pasta. Pakukuluan namin to ng mga 10 minutes. Luto na mga ka-taste buds. Ayan o. Ang ganda ng pagkakaluto. Naluto na namin ang pasta. Ngayon man hahaluin muna namin ito. Ayan. At ilalagay na din namin dito ang pasta. Na-mix na namin. Ngayon naman maglalagay kami ng cheese. Kanina naglagay tayo ng cheese. Ngayon maglalagay ulit kami ng cheese. So ito mga taste buds, nailuto na namin. Napakasimple at napakasarap na spaghetti. So yan, sobrang daming cheese, sobrang napakalasa at napakadami ding mga ingredients na nilagay namin dito. Kaya subukan nyo rin magluto ng ganito at siguradong magugustuhan ito na inyong buong pamilya. Kaya huwag nyo sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas marami pa mga tipid lutuin tips na siguradong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na ulamin. Kaya syempre, magkita-kita ulit tayo bukas.